Ating alamin at suriin kung bakit nga ba ang Japan ay handa ng tulungan ng Pilipinas laban sa China. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Habang nagpapatuloy ang pagsalakay ng China at mga illegal na aksyon nito sa West Philippine Sea, ang Japan naman ay nakatuon sa pagpapalakas at pagtulong nito sa Taiwan at Pilipinas. Kapansin-pansin na ang China ay naging agresibo lamang sa mga bansang alam nilang kayan-kayanin, gaya na lamang ng Vietnam, Taiwan at Pilipinas. Pero may isang bansa na kung saan ay katunggali din nila sa isang isla na kung saan ay pagmamay-ari pa rin daw ng China, ang Senkaku Island. At ang kalaban nga nila dito ay ang mga Hapon. At sa gitna ng sunod-sunod na kaguluhan na nagaganap ngayon sa Middle East, at tila mas lalong nagpapalakas pa rin ang Japan, sapagkat bumili ito ng malalakas na kagamitan na magpapataas sa antas ng kanilang bansa. So, ano nga ba ang tumatakbo sa isipan ngayon ng mga Hapon? Alam naman natin na ang Hapon ang pang-apat na pinakamalakas na bansa sa Asia ngayong 2024. Lumagda ang Japan at Pilipinas ng isang landmark na kasunduan sa pagtatanggol na magpapahintulot sa mga puwersang Hapones na magsagawa ng magkasanib na pagsasanay ng militar, kabilang ang mga live fire drill sa Pilipinas. Ang Reciprocal Access Agreement, nilagdaan ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa, magbibigay daan sa mga puwersang Pilipino na makapasok sa Japan para sa magkasanib na pagsasanay. Ito ay ang kasunduang nakabinbin ng Legislative Ratification na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa depensa sa gitna ng lumalagong paninindigan ng China. Ang kasunduan, umaayon sa tumaas na pagkansta sa pagtatanggol ng Japan at estrategikong alyansa na sumusuporta sa Pilipinas sa pagsisikap na ipagtanggol ang mga interes nito sa South China Sea. Pumirma ng susi ang Japan at Pilipinas na Defense Fact Monday na magpapahintulot ng deployment ng mga Japanese forces para sa joint na pagsasanay ng militar, kabilang mga live fire drill sa bansang Southeast Asia na dumating sa ilalim ng brutal na pananakop ng mga Hapon sa mundo noong World War II. Ngunit ngayon ay bumubuo ng isang alyansa sa Tokyo habang sila ay nakaharap ng isang lalong assertive ng mga China. Ang Reciprocal Access Agreement na pinahihintulutan ding makapasok ang puwersang Pilipino, ang Japan para sa Joint Combat Training, ay nilagdaan ni Philippine Defense Secretary Gilberto Teodoro at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa sa isang seremonya sa Maynila na nasaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay makakabisa pagkatapos ang ratifikasyon ng mga bansa sa lehistratura, Pilipinas at Hapon, sinabi ng mga opisyal. Tinatawag ni Kamikawa ang pagpirma ng depensa ng kasunduan na isang groundbreaking na tagumpay na dapat palakasin pa ang depensa sa pagtatanggol ng Japan at ng Pilipinas. Si Kamikawa at Japanese Defense Ministry na maglaon ay nakipag-usap sa Minor Kirahara ng kanyang mga tuwang na Pilipinas na ang paraan upang higit na papalalim ang kanilang relasyon. Ang kasunduan sa pagtatanggol sa Pilipinas ay ang unang dapat pagtuunan ng pansin ng Japan sa Asia. Ang Hapon ay nilagdaan ng mga kasunduan katulad sa Australia noong 2022 at kasama ang Britain noong 2023 sa ilalim ni Punong Ministro Fumio Kishida. Ang pamahalang ng Japan ay gumawa ng mga hakbang upang palakasin ang seguridad at defense firepower nito, kabilang ang isang counter-strike na kakayahan sa pag-break mula sa post-war na prinsipyo ng Japan na nakatuon lamang sa pagtatanggol sa sarili sa gitna ng mga pagbabanta mula sa North Korea.
at paglago ng China ng paninindigan nito. Dodoblehin nito ang paggasta ng depensa sa loob ng 5 taon hanggang 2027. Sa paglipat sa palakasin ang kapangyarihang militar nito at gawin ang Japan na pangatlo sa pinakamalaking gumagastos sa militar sa buong mundo pagkatapos ng United States at China. Marami sa mga kapitbahay sa Asia ng Japan, kabilang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng Hapon, aggregation hanggang sa pagkatalo nito sa World War II at pagsisikap lang ng Japan na palakasin ang tungkuling militar nito at paggasta na maaaring maging isang sensitibong issue. Gayunpaman, mayroon ang Japan at Pilipinas na patuloy na pinapailalim ang ugnayan sa depensa at seguridad. Ang mga galaw ni Kishida ay sumasabay sa pagsisikap ni Marcos upang bumuo ng mga alyansang pangseguridad upang palakasin ang limitadong kakayahan ng militar ng Pilipinas na ipagtanggol ang territorial na interes ng Maynila sa dagat ng Timog China Sea. Ang abalang daan ng dagat ay pangunahing ruta ng kalakalang pandaigdig na naging halos inaangkin ng China. Sa kabuuan nito, ngunit ipinaglaban din ng bahagi ng Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at maging ang Taiwan. Samantalang ang Estados Unidos ay nagpapalakas ng isang arko ng mga alyansang militar sa Indo-Pacific upang mas mapahusay na kontrolin ang China, kasama sa anumang pagharap sa hinaharap sa Taiwan at bigyan ng katiyakan ng mga kalyado nitong Asyano, Hapon at ang Pilipinas ay kaalyado ng kasunduan ng United States. At ang kanilang pinuno ay nagsagawa ng 3 paraan ng pag-uusap. Sa Abril sa White House, kung saan ang presidente ay binago ni Biden ang bakal na Washington na pangako nito na ipagtanggol ang Japan at ang Pilipinas. Ang Japan ay may matagal ng territorial na pakipagtalo sa China, sa mga isla sa silangang dagat ng China, baybay ng Chino at Pilipinas, ang mga barkong bantay ng hukbong dagat. Samantala ay naging kasangkot sa isang serye ng maigting na paghaharap sa South China Sea mula nung nakaraang taon. Ang Japan ang isa sa mga pinakaposibleng maging kakampi na bansa ng Pilipinas sa paglaban nito sa China, sapagkat maski ang Japan ay hindi pinaligtas ng kanilang pangangamkam. Kung kaya't, isa ang Japan sa maaaring maging kakampi ng Pilipinas dahil bukod sa mayroon tayong magandang ugnayan sa kanila, ang dalawang bansa ding ito ay matagal na ang alitan. Marami kasi mga disputed islands sa Japan na kung saan ay kiniklaim din ng China at isa na nga dito ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pag-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata ng China. Isa na nga dito ang tinayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016 malapit sa isla ng Senkaku. Madalas din kasing nai-issue ang panghimasok ng China sa karagatang teritoryo ng Japan. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol kung bakit ay ang Japan ay handa ng tulungan ng Pilipinas laban sa China. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa iba ba.